Hello guys. Wala akong boses. Good morning, good morning, good morning. At nandito ako ngayon sa La Bella Residences, Tagaytay City. Hello. As you can see, nandito ako sa may Bodie Cafe. Isa to sa mga amenities ng La Bella Residences. At masarap magkape dito. Alam mo, 60 pesos ng kape dito, pero meron ka na magandang view at masarap na hangin. Okay? So, ba't ba tayo nag-vlog? Hindi ko din alam. De, char lang. De, gusto kong i-vlog about, para sa mga kalalakihan ito. Kasi, may isang nagtanong sa akin, sabi niya, paano daw manligaw ang mga Kristiyano? Alright? So, muna mag-share ako sa inyo ng mga iba, hindi ko na, apat na tips. I have 4 C's, yes, 4 C's of 14, alright? And, okay, ready na kayo? Ito ay base sa karanasan ni Kuya Kets, courting principles to ni Kuya Kets. At hindi ko alam kung paano mo ito iti-take, pero ito yung bagay na alam ko at gusto kong malaman ninyo. Okay, number one, clear intention. What is clear intention? Sabihin ko sa clear intention, dapat una, malinaw muna sa'yo, o malinaw muna dun sa liligawan mo, na siya talaga yung gusto mo. As in, malinaw siya lang. Hindi kasi yung tanong sa akin, kuya, pwede ba ako maligaw na madami? Kalokohan yun. Hindi ba nga kayo, niloko mo na siya agad. Kalokohan yun. So kaya nga, dapat may intention, dapat clear sa'yo at clear sa kanya na liligawan mo siya, na siya lang talaga. Okay? That's number one. Number two, consistency. Okay? Ngayon, kapag clear ang intention mo, dapat, pag naligaw ka, consistent ka. Hindi pwedeng one time, big time, na nagparamdam ka ng sobra, tapos biglang kinabukasan, mawawala na yung paano mo siya gusto paramdaman sa kanya. Tandaan mo, ang mga girls, ayaw nila yung biglang one time, big time, tapos mawawala agad. Okay? Parang ang logic kasi niyan ganito. Parang ka nagsasaing. Di ba pa nagsaing ka, malakas muna yung apoy. Tapos, hindi naman pwedeng pag malakas yung apoy, pagka umulo, papatayin mo. Kalokohan yun, hindi ka makakaluto ng sinaing. Pag namata, pag nagbigay ka ng malakas na apoy, pag kumulo yun, di ba, hinihinaan mo lang muna. Hanggang sa, maluto siya. What I mean is, ganun din sa panliligaw. Hindi pwede na, paano ka, para kang kabote na pasulpot-sulpot lang. Hindi kailangan laging boga, kailangan lang consistency. Dahil ang mga girls, kailangan lang nila consistent ka. Kailangan nila kahit yung small amount of effort, gusto nila yun. Kahit pa simple, kunyari, mabigay ka lang ng something, mabigay ka lang ng shop out, malaking bagay yun sa kanila. At mahalaga, then, na alam mo yung love language nila. Siguro yung love language, tuturo ko yun sa next vlog ko. Okay? Number three, letter C is commitment. Okay? Paano commitment? Pag clear intention mo, consistent ka, dapat committed ka. Committed ka sa iisang babae. Okay? What I mean is, hindi pwede na, kasi ano eh, ang magpapatuloy sa'yo, ang magdadrive sa'yo ng consistency is yung commitment mo. Nag-guess mo? Kailangan, committed ka sa kanya unang-una pa lang. Kasi ano eh, ang problema kasi natin, naniligaw tayo kapag sure na sasagutin tayo. Ang problema, paano kung niligawan mo, ayaw sa'yo. Di ka naman niligaw. Diba? Asan yung ano mo nun? Asan yung backbone mo nun? Sabi nga ano, asan yung yag bullies mo nun? Diba? Huwag kang duwag. Lalaki ka eh. At the first place, ikaw yung magdadala ng relationship nyo. Kung doon pa lang, nadududuwag ka na, paano pa kung naging kayo? That's commitment. Commitment mo yun sa kanya na kahit anong mangyari, kahit mahirap, gagawin mo kasi gusto mo ka. Alright? And wait, disclaimer muna. Itong tinuturo ko ay para sa mga papunta na sa pag-aasawa. Hindi ito para sa mga grade 7, grade 8 na gusto na agad manligaw, wala pang pandigaw. Okay? Disclaimer. Para to sa mga papunta na sa pag-aasawa. Okay?
okay, sa mga may trabaho na, na gusto na papunta na doon sa part na, doon sa part na kailangan nila mag-asawa. Okay? Hindi ito para sa mga elementary, grade school or high school na gusto mag-jowa pero wala pa lang pera pang pandinga. Okay? And number 4C. Ano yung number 4C? I'll go. Okay, number 4. Ito yung pinaka mahalaga para sa mga lalaki na gustong manligaw. Number 4 is cash. Salapi, datong. Okay? Bakit? Bakit mahalaga yung cash? Unang-una, sabi ko nga, hindi ka pwedeng manligaw kung ang pera mo pambili pa lang ng lugaw. Okay? Guys, man up. Hindi pwedeng pag nagmahal ka, mahal mo lang siya, yakapan lang kayo, halikan lang kayo. Hawakan mo lang, hawakan lang ng kama, hindi pwede. Kailangan meron kang hawak na pera. Hindi ko sinasabi na mukhang pera yung mga babae. What I mean is, pero kasama na yun to, kasama sa top 5 needs ng mga babae ay financial security. Kahit magtanong ka kahit sa inyong babae, minsan nga, di ba, not to offend, no? Minsan, di ba, makikita mo, may nakikita ka, hindi masyadong wapo na lalaki, tapos maganda yung babae. Di ba? Minsan, basically, pati ano nagawa? Di ba? Pero, what I mean is, no offense, minsan, kailangan kasi ng mga babae is financial security. Parang hindi, kunyari, sige mo to, naligo kasi sa babae, una maisip na, kaya ba akong buhayin ito? Kaya ba akong ilaban ito? Pagka sinagot ko ba to, pag ba na pag-asawa ko yung taong to, magiging maayos ang buhay na? Well, technically speaking, and in practically speaking, ang mga babae nag-iisip na, hindi pwedeng guwapo ka lang. Hindi pwedeng magaling ka lang sumayaw. Hindi pwedeng maangas ka lang. Hindi pwedeng, kapatid. You have to understand na kasama bilang lalaki, kaya nga di ba sinabi, ang babae ay ang ilaw ng tahanan. Ang babae ay ilaw ng tahanan at ang lalaki ay tagapundi ng ilaw. Charot. Sila ang haligi ng tahanan. Di ba? Sila yung ano, kaya nga even sa Bible sinabi, sila yung magpapawis sa lupa. Ibig sabihin, sila yung magtatrabaho para sa pamilya. Ano gusto? I guess ko na sa generation natin ngayon na may mga babae na nagtatrabaho din. Pero kailangan mo maintindihan na you have to be man up. Ang biblical foundation pa din is ang lalaki yung nagtatrabaho para sa pamilya. Okay? So you need cash. Financial security yun. At security yun sa magiging asawa mo, sa magiging pamilya. Diba? Hindi naman pwede sabihin na nagkaroon kayo ng anak, huwag muna. Hindi mo pwede sabihin sa kanya na wala akong pera, anak. Kailangan mong gawin ng para. Okay? So, I hope guys, naiintindihan nyo, hindi ako galit. Gusto ko lang sabihin sa inyo kung ano yung way ni Kuya Kenz. Kasi, personal, ito, nakit ko na ako maigi, and everything. Kailangan mo pakita na dun sa magiging kapang-asawa ko. Hello, Labi. Kapang-asawa ko, na ako mismo, responsible ako para sa kanya. Na kaya ko siyang buhayin. Pinakita ko sa kanya na kaya ko siyang buhayin kung sakaling ako'y magiging asawa. Okay? Sobrang linaw nun sa kanya. Okay? So, number 1 is clear intention. Number 2 is consistency. Number 3 is commitment. And number 4 is cash. Alright? So, guys, disclaimer, ulitin ko, hindi ito para sa mga grade school, high school, senior high. Para to sa mga meron ng planong mag-asawa. Okay? So, di akong galit, just subscribe Kuya Kebs and follow Kuya Kebs sa aking YouTube channel. Alright? Bye-bye!